Itu nih paling serap-serapnya. Ini for today's video ay magluluto naman tayo ng ginataang papaya na mayroong sardinas. Napakasimple lang ng recipe nito at napakamura pa kaya kayang-kaya budget natin. So ito yung mga kailangan nating ingredients sa pagluluto ng ginataang papaya. Syempre, bumili ako ng papaya kahapon, tapos isang sardinas. Syempre kailangan din natin maglagay ng konting suka, ng ground black pepper, asin. Tapos meron din tayo dito yung frozen na gata. Pwede yung fresh na gata. And ang ating mga sangkap, huwag natin kalimutan. Ng luya, may onion, may bawang at isang pirasong sili lang. So, yan lang. So, balatan na natin yung papaya. Tapos, tanggalan natin ang mga buto sa loob. Tapos, ayan, hiwa-hiwain na natin. Yung liit lang na pagkakahiwa at maninipis para mas mabilis siyang lumambot. Yan, ganyan lang. Yan, pag okay na yan, mamaya uhugasan ko yung papaya. Tapos, sunod ko naman ay hihiwain yung mga sangkap, yung luya, yung bawang, yung onion, and of course, pati yung sili, hihiwa-hiwain ko na rin para mas malakas yung angahang niya. So, ayan, ilagay ko na yung pangalawang gata ng niyog sa kawali. Tapos, ilalagay na rin natin yung mga sangkap. Paghahalo-haluin natin yung mga sangkap dito para papakulaan na lang natin. Ilalagay na natin yung luya, yung bawang, yung sibuyas, na rin yung sili. Tapos, hintayin natin siyang kumulo. So, ayan, kumukulo na ang ating gata. So, ilalagay na natin yung papaya natin. Halo-haluin natin, tapos papakuluan lang natin to ng mga 8 to 10 minutes. Check na lang natin mamaya kapag malambot na yung papaya. So after 10 minutes, ilalagay na natin yung ating sardinas. So ito yung magsisilbi nating sahog or pampalasa sa ating nilulutong gulay. Tapos titimplahan na natin yan ng asin at ng paminta. And then after a few minutes, lalagyan ko na yan ng isang kutsarang suka. Dahil yung suka, pinapa-enhance niya talaga yung lasa ng mga niluluto natin. So, maganda talaga pag nilalagyan ng suka. Tapos ilalagay na natin yung unang gata natin ng niyog. Yan. So, kung mapapansin nyo, medyo thick na yung gata dahil frozen talaga yan. So, ilalagay na natin yan. Then, antay natin kumulo ulit yung ating niluluto for a few minutes. So ayan, mag-taste test muna tayo. Tikman natin kung okay na yung lasa niya. So mag-a-add ako ng kaunting asin dito kasi hindi pa okay yung lasa niya para sa akin. And after few minutes, maluluto na to, malapit na. So ayan, luto na yan. Maganda na yung itsura ng gata natin. Tapos, isasalin ko na siya sa lalagyan para makakain na tayo.
So, syempre, titikman na natin yung ating nilutong gulay na papaya na may sardinas. Ito na siya. Parang sarap-sarap niya. Titikman na natin. Init. Isa pa. Grabe maanghang siya. Naparami yung sili na nilagay ko. Tapos, maanghang na sardinas ko yung nilagay ko. Pero okay. Hindi ko lang tayo. Kaya, kaya. Kain. Siyempre, mas masarap ito. Kapag mayroon tayong rice. Rice tayo. Grabe ang lapot na ng gata. Ang sarap-sarap na naman. So yun lang guys. If you like this video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa mga latest video. Kain tayo. See you on my next video. Bye-bye.